mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan. Buying Remulla, kabuhan ka na. Mukhang babaliktad ang ihip ng hangin. Nasabi ko po ito, mga kababayan, ay dahil dito. Itong videong ito na mapapanood ninyo mamaya, mga kababayan. Alam nyo na ho, mga kababayan, ang lupit, ang sasakit, tagus sa buto ni Buing Remulla ang mga banat sa kanya ni Percy Lapid, mga kababayan. Kaya pala, nagtataka tayo bakit si Buing Remulla atat na pinapasuko kaagad si General Bantag. Ano po, makalipas ang ilang linggo na pinatay si Percy Lapid, mga kababayan, para palabasin sa mga tao o sa atin na talagang si General Bantag ang mastermind. Pero mukhang mababaliktad yata ang lahat ng mga ito, mga kababayan. At nalalagay sa langanin ngayon si Buing Remulla. Alam nyo, ang sasakit ng mga binitawang salita ni Percy Lapid laban sa kanya, samantalang kay General Bantag, ang binatikos lamang ni Percy Lapid laban kay General Bantag ay yung kanyang mansyon na sinasabi ni Percy Lapid. At maraming sasakyan, yun lamang ang issue na binanatan si General Bantag, mga kababayan. Bueno, ito, panoorin na nga natin itong video ito na may pamagat na Remulla suspect na rin dahil sa video ito. yan pong pamagat ng ating video, mga kababayan. Kung bago pa kayo sa channel na ito, please subscribe and click notification bell button para po updated kayo sa mga video natin na i-upload po dito sa channel na ito, mga kababayan. Huwag na po nating patagalin, mga kababayan. Narito at panoorin natin ang video. Si Buing Remulla? Ha? Bakit? Bakit pinakahuling tao? Alam niyo, yung sinasabi natin, public official ka eh. For delikadesa, kung ikaw taong may delikadesa, hindi ka nalang magsasalita. Eto nga, ngayon, itong kapatid niya, ni Buing Remulla, na ang kapatid niya ay governor naman sa Cavite, na si Jombic Remulla. Akalain niyo, ngayong araw, nag-post daw ito sa Facebook. Ang pamagat, may subtitle yung pangalan niya. Pangalan niya, yun yung account niya siguro sa FB. May subtitle na Cain at Abel. Alam niyo naman yung Cain at Abel, isang walang hiya at isang mabuti. Siguro, siya si Abel, si Cain, yun yung walang hiya, di ba? Itong kapatid niya, ni Buing Remulla, na ang kapatid niya ay governor naman sa Cavite, na si Jombic Remulla. Akalain niyo, ngayong araw, nag-post daw ito sa Facebook. At hinanap natin yun, ito, ang pamagat, may subtitle yung pangalan niya. Pangalan niya, yun yung account niya siguro sa FB. May subtitle na Cain at Abel. Alam niyo naman yung Cain at Abel, isang walang hiya at isang mabuti. Siguro, siya si Abel, si Cain, yun yung walang hiya, di ba? Kay Soriano, baliktad yan eh. Si Abel daw ang masama, si Cain ang mabuti. Mga kaibigan, no? Paano ka maniniwala sa manangangaral kung ganyan ay pangangaral, mali-mali sa Biblia? Cain at Abel, : when politics end and civility begins. Ibig sabihin, kailan matatapos ang politika at nagsisimula ang pagiging sibilisado, civility.
Kumbaga, hiniram niya itong salita na ito kay yumaong Presidente Manuel Quezon, dating Presidente Manuel Quezon, na nagsabi na may loyalty to party ends when my loyalty to country begins. Eh, binago niya lang para ipatungkol dun sa kanyang kapatid. Pagkat merong report ng kwan dito, yung statistic, ang simula, yung tungkol sa update ng COVID cases sa Cavite, 672, ang naka-recover 255, ang bago raw 29, ang namatay 45. Ito na ngayon ang sulat. Ang kanyang premise, sabi niya, pasensya na po. Siguro, sa mga bumabasa. Itong liham ay nasa wikang English. Yan. Sanay po kaming magkapatid na mag-usap at sumulat ng ganito. Yun. Siguro, pag may gusto silang sabihin sa isa't isa, nahirap silang sabihin ng harapan, eh dinadaan sa paggawa ng liham o ng sulat. Ito ang kanyang sulat. Kuya. Yan. Tinutukoy niya si Boying Remulla. That wasn't you. Hindi ikaw, Anya, yan. Ha? We have attended countless flag ceremonies together in the Capitol. Eh, maraming hindi mabilang na flag ceremonies ang magkasama tayo sa Kapitolyo. Oh, sabi niya, we are always on time. Ha? Lagi tayong nasa oras. We have always treated the people with respect. Lagi nating tinatrato ang mga tao ng may paggalang. We have always stood and held our hands to our chest. Ha? Lagi tayong tumitindig. Ha? Hawak natin ang ating na nakahawak sa ating dibdib. That wasn't you on the batasan floor. Hindi ikaw yun eh. Ang tinutukoy niya rito, eh yung ginawa ni Boying Remulla habang tumutugtog ang pambansang awit ng Pilipinas sa Kongreso, mga kaibigan. Oh, you were never like that. Hindi ka naman ganyan dati. At mapanood niyo yung video nga, para bang patay gutom na. Nakuwan eh, unahin, napaka-importante sa kanya, samantalang saglit lang na paggalang ang iuukol mo sa bandila mo, ha? Bilang pagrespeto at tanda ng iyong pagkamamamayang Pilipino bilang isang mabuting mamamayang Pilipino. Ha? Eh, hindi ka naman ganyan dati. Yung makikita ninyo, ha? Yung nagsisip-sip, ganyan eh. At kung ikaw, pinipilit mong ihanap ng gusto mong piliting maging tama yung mali, ganyan mangyayari sa'yo, pati yung sarili mo, hindi mo na mapapansin. Hindi ka na nagbabasa ng sarili mo. Hindi mo na nababasa yung sarili mo. Ito sabi ni John Vic Remulla, whatever, kung ano man ang intention nitong magkapatid na ito, ni John Vic Remulla, irespeto ko na lang. Ha? Babasahin ko lang yung sulat. Total, ito'y ginawa niyang public eh. Sapagkat ito'y kanyang post ito sa kanyang public account sa Facebook. Ang katunayan, lalabas din bukas sa dyaryo ito. Naka-upload na sa online eh.
I cannot imagine, second paragraph, the intensity of the legislative responsibilities in Congress. Hindi niya raw maisip eh, kung gaano ka kalawak, di ba? Yung responsibilidad ng mga mambabata sa Kamara. That's why the work never really interested me. That's why the work never really interested me. Kaya daw siya, hindi siya nagkaroon ng interest dyan sa pwestong ganyan bilang congressman. It's for the intelligent and diligent people like you. Oh, kunyari, matalino. Siguro dati, yun nga sinasabi ko sa inyo, di ba minsan eh. Nagtataka ako, may mga kakilala ko dati. Ang taas ng tingin ko, nire-respeto ko. Kasi marurunong. Noong naupo si Presidente Duterte, naging bobo. Naging biglang, naging sip-sip. Di nawala respeto ko. Sa totoo lang ha, huwag kayong magagalit kung kayo, kakilala ko kayo dati, matalino. At may, doon sa, dahil sa inyong pagiging matalino, ginagalang ko kayo, tinitingala ko kayo. At ngayon, nag-iba kayo. Alam nyo kung sino kayo. At tatapating ko kayo. Wala akong respeto na sa inyo. Pasensyahan tayo. Mananatili ang pagkakilala ko sa inyo, pero ipagpaumanhin ninyo. Ha? Hindi na ho ganun ang aking pagtingin sa inyo bilang isang tao. Kasi tinitignan mo yung kaibigan mo, hindi lang bilang isang kaibigan. Ano ka bang klaseng tao? Hindi ba? At tayo naman, hindi naman tayo makikipagkaibigan sa masamang tao. Di ba? Hindi naman tayo nanguuri. Kaya mahirap yan. Katunayan yan eh. Mas iniilagan ko pa nga makipagkaibigan pagka may pere. Dahil ang unang isipin yan eh, may kailangan ka sa kanya. Di ba? Maliba na siya ang makikipagkaibigan sa'yo. Oh. Ganun tayo tumarato sa tao, mga kaibigan. Ngayon, yun nga ho, ang sabi niya rito, para yan sa mga matatalino, masisipag, di ba? Na taong katulad mo. Tamad ang aking natural. Yeah, tamad daw siya, si John Vic. Nagkaroon lang ng bahid ng sipag, medyo sumipag siya, nung ako ay naging gobernador na, sabi niya. Kaya lang siya naging masipag. Our Father, who art in heaven, our Father, si tinutukoy niya, si dating Governor Juanito Remulla, si Johnny Remulla, was a very busy man when we were growing up. Nung tayo anyang lumalaki,